What's up mga boss? Bagong taon, bagong content at bagong mga kasama natin sa ating YouTube channel. Wala nang iba kundi yung ating mga bagong ambassador. So today mga boss, marami tayong re-reviewin. Iisa-isay natin yung mga naka-line up namin na re-reviewin. At syempre ang benefits pa rin yan para sa inyo mga boss, para meron kayong idea, hindi kayo maisahan. So again mga boss, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, sa aking Facebook page, huwag mo munang kalimutan na mag-subscribe. At i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel, Window Shop. So today mamimili ako, no? Marami tayong gagawin ngayon, pero kung ano yung mahalaga, uunahin natin. Pero etong rim set ko at saka yung avocado, yun talaga yung pinaka-priority kong i-content today. Kung ano yung magandang review na mabibigay ko sa inyo dito sa avocado tsaka sa rimset. Siyempre, matagal ko nang ginamit yung rimset. So, mas matagal-matagal ko na siyang na-experience. Kung ano ba yung na-experience ko. At okay ba sa akin yung rimset na to? Kung okay ba siya o hindi. Then, gaano ba katibay? Kasi, actually, nung ginamit ko to, hindi talaga ako nag-aalalay ng takbo. Pag may mga lubak, wala akong pakialam. So, gusto ko rin talagang ma-experience kung gaano ba talaga katibay itong rimset na binuo ko. So, yun talaga yung ano ko, yung pinaka-priority ko, yung rimset. Pero ang problema lang dito sa rimset na ginawa ko, yung pinagawa ko, maalon siya. Maalon yung likod, paangit ng pagka-align. Babalik ko dun sa gumawa. Pero bago yan, diretso ako sa supplier, daan muna ako sa shop. Iiwan ko pala yung Weevil ng Shopee. Medyo busy, dinami na si Kaso. Sana wag naman lumakas yung ulan para makapag-content tayo mga boss. Sana wag naman lumakas ang ulan. A few minutes later. Yun, umulan kasi kanina dun sa shop banda. Kaya dito na ako nag-start. So yun mga boss, at yun nga yung experience ko dito sa rim seat. Okay na okay sa akin talaga. Sa umpisa lang talaga yung pakiramdam na akala mo matutumba ka, akala mo mahuhulog ka, akala mo parang ang liit ng ano, ng tinatakbuhan ng motor mo. Sa umpisa lang yun. Later on, masasanay ka. Pag nasanay ka na, ang sarap na, parang wala na. Tsaka napakalaking advantage ng rimset. Sobrang gaan talaga ng rimset. Ataw tayo. Sisibakin natin lahat yan, tingnan mo. Sir. What? Ay, sniper. Sarap, di ba? Oh, 124. 124 yung takbo ko. Si bakla at ang kasabay. Sabi ko, bye-bye top speed pag naka-rimset eh. Kamote pala eh. Mga tropa yan, mga tropa, mga MMDA. What traffic?
traffic dyan. Hindi ako makakapag-road test dun. Dito na lang ako. Diba? Sarap ng rimset. Manila nga ano ang... Si Baxi lalat eh. Diba? 125 lang po ito maabos ha. So yun nga, okay sa akin ang rimset. Basta pag gumamit ka ng rimset, quality yung brand. Huwag kayong gumamit ng mumurahin. Marami namang mga quality na rimset. Maraming quality na rimset na mabibili dyan sa market. Huwag lang kayong gumamit ng mumurahin na set. Kasi delikado talaga. Actually, nalubak na ako ng malalim sa Osmeña. Kaya nga nag-comment ako kay, ano, eh, kay Yormi na kako malubak masyado sa along ano, along Subel. Nalubak ako dun. Chinek ko, walang problema. Wag lang siguro yung sobrang lubak na lubak. Yon. Tapos, yung avocado naman, napansin ko sa avocado, ano naman siya, more on torque. Yung power, yung horsepower, malakas talaga yung binibigay ng avocado. 13 ako, 13 straight. Nung nakaraang araw, nung nakipagabulan ako, what? Sa big bike. Hindi, totoo po, hinabol ko yung big bike, pero syempre, di naman natin mahabol yun. Sa Along Osmeña din yun, napa-top speed ko siya ng 133. Wala lang talagang video. So gagawin ko siya ng video. Sasalangan ko ng camera. Etong nasa harapan ko. Eto, toto. So para magkaroon ako ng ano, yung record ko na ano, na na 133. At sana makuhanan ko ng ano, ng malinaw na kuha para ano. Yun. Ito lang talaga delikado. Yan. Hindi ako makabanking. Yun ang problema. Eddie, wow. Kasi sobrang baba ng siya ko sa likod. Sobrang baba ng siya sa likod. Tapos mababa yung clearance ng... Ha? Mamimili na piyesa? Ingat, ingat! Tropa, tropa. Mga ano, mga kasama si Ruan. So, yun siya. Yun lang talaga mahirap sa rimset. Baba ng clearance niya. Pero, tagaan good. Maganda ang rimset. Mabagaan, mabigat. Wow. Ay, magaan. Yun nga. Actually, ito yung ginagamit sa mga ano eh. Sa mga drag na karera. Drag race. Kasi sobrang gaan talaga niya. So, imagine mo. Kasabay ko yung ano. Stoplight again. Ang dami mga pulis ngayon. Hindi na baril lang hawak nila. May batuta na sila. Batuta na yung hawak nila. Batuta na nga. Tapos yung mga re-review natin, yung kagaya ng ano, regroup. Lahat-lahat ng klase ng regroup. Regroup ni Grasa, regroup ni Riggs,
regroup ng ibang mga shop. Basta regroup. Tapos kung alin yung maganda, yun yung ano, yun yung maganda, yun yung gagamitin natin. Tapos yun yung imamarket natin. Yun, tapos kasi marami nagsabi maganda yung regroup nila. Maganda yung regroup nila, makapit yung regroup nila. Siyempre, hindi naman tayo basta-basta maniniwala niyan unless nare-review natin. So, yun mga boss, hanggang dito na lang muna. Medyo uulan na eh. At wow, matumila mamaya, tuloy natin yung ating content. Pero bago yan, huwag nyo muna kalimutan na mag-subscribe. Follow nyo kami sa aming Facebook page. Tapos, yung nanalo ng raffle ng full maintenance sa 30. Wait nyo lang po ang video. Wait nyo lang po ang video kasi hindi ako makapag-live. So, gagawin ko na lang siya ng video ng raffle. Tapos, congrats. Then, sa lahat ng mga manunood, sa lahat ng laging nanunood sa mga video ko, comment lang kayo ng Window Shop MC. Mamimili kami ng isa sa Facebook, isa sa YouTube na mananalo ng full maintenance. Again, mga boss, Window Shop, salamat sa tiwala at suporta. So, titignan ko pa kung ano, kung umupa ba yung ano, yung ulan. Pag umupa, ay marami. Tingin ko lalakas dito kaya babaklasin ko na yung ano, yung camera.